Malikayang pagbabalik mga pre, pag-uusapan natin ngayon si Donaire at Casimero. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa sunod nating upload. Hindi na nga po mapipigilan pa ang planong paghihiganti ni 4 Division Champion at kasalukuyang WBC Bantamoy Champion, Nonito Donaire Jr. Kontra nga po sa Unified WBA and IBF Bantamoy Champion na si Naoya Inoue. Ito'y matapos ngang formal nang i-anunsyo ang venue at date ng laban nila. Matapos nga po ang ilang buwang paghihintay, ay plansado na nga po sa wakas ang natitirang gusot sa kontrata ng magkabilang kampo. Dahil inanunsyo na nga po ang bakbakang Inoue vs Donaire ito na mangyayari nga po sa June 7 sa Saitama Super Arena sa Saitama, Japan. Pareho nga pong nagpakita ng interes ang dalawa na magharap muli sa loob ng lona sa ikalawang pagkakataon. Kung iyo pong matatandaan, ay nauna na nga pong sinabi ng tinagore ang Japanese Monster na gusto umano nitong maghiganti kay Donaire dahil nga sa tinamo nitong crack sa eye socket dahil sa solidong suntok ng Pinoy. Sibarak ba, doon ito ko po tema nyo? Ya, mo! Doon na yata yun. Doon na yata yun. Kung saan nga po ay sinagot din ni Donaire na maghihiganti din umano ito dahil nga raw sa natamo nitong liver shot mula sa Hapones. You know, he said that he wants revenge, you know. For me, I want that too. I want that body shot. I want to get him back, you know. Painit na nga po ang sagutan ng dalawa habang papalapit nga ang laban nila. Maganda din po talaga ito para nga mas maipromote pa ang laban nila. Dahil nga dito ay markahan na po ninyo ang inyong mga kalendaryo. Dahil nga ang June 7 ay magiging araw ng paghihiganti ni The Filipino Flash kay Japanese Monster. Sa ibang balita naman tayo mga pre, muli nga pong siniguro ni WBO Bantamweight Champion John Riel Casimero na talagang ospital nga ang sasapitin ng mandatory challenger nito na si Paul Butler. Sa official Facebook page nga po ni Casimero na Quadro Alas It's My Boy, ay ipinost nga nito ang kanyang larawan na may kasama pang animation nang tila pag-transform ni Casimero mula sa pagiging ordinaryong tao patungo sa pagiging mamaw. Na pwede nga po nating ikumpara sa pag-transform sa pagiging Super Saiyan ng isang karakter sa isang sikat na Japanese anime ni Dragon Ball na walang iba nga po kundi si San Goku. At ito nga po ay nilagyan pa nga niya ng caption na 102% prepared, Quadro Alas, let's do this, Paul Butler, just make sure that they have ambulance, stand by, talpak na kayo. Ibig sabihin lang po ni Quadro Alas na sobrang 100% na nga po itong handa nagulpihin at patulogin ng mahimbing itong si Paul Butler, kung kaya't pinapayuhan na nga nito ang Briton na maghanda na nga ng isang ambulansya. Hindi na nga po ito ang unang beses na nagbanta si Casimero ng ganito katindi. Kung inyo pong matatandaan ay kamakailan lang po ay nagsabi nga po itong si Casimero ng kahalintulad na mga salita na kung saan ay sinigundahan pa nga ni Coach Chad Masias at pakotyang sinabi na dapat hindi lang daw ambulansya ang kanyang dalhin. Dapat daw ay dalhin na ni Butler sa venue ang buong ospital na mismo. Dahil tiyak daw nakahindik-hindik ang mangyayari sa Briton. Na kung saan ay mas nanaisin pa niya na wag na lang mapanood at wag na rin ipapanood sa kanyang mga anak ang delikado at masaklap na mangyayari sa mandatory challenger ni Quadro Alas. Okay. Before the fight, you take the ambulance. The ambulance on standby. Kaya abangan na lang natin mga pre sa ika 23 ng Abril ang plano nga ni Casimero na pagbugbog at pag-knockout sa mandatory challenger nito na si Paul Butler sa mismong teritoryo nito sa Liverpool, England.